give all the glory, the honor, and the thanksgiving to your name alone. It's our prayer in Jesus' name. Amen, amen. Truly, that God is awesome in this place. Amen. We come together now to worship Thee.
Fill this place with your amazing
Oh,
Kayong makakilos sa bawat isa sa amin.
Panginoon, ang iyong presensya katulad ng ilo na rumaragasa, Panginoon. Lord, we pray, God. Napunuhin niyo po, Panginoon, ang aming mga inti na sisimlan, Panginoon. Lord, punuhin niyo po ang aming kauhawa na aming kagutuman, Panginoon, na maranasan ka sa umagang ito. Alam na alam niyo po, Panginoon, ang kalalagayan ng iyong anak, mga anak, God. Alam na alam niyo po, Panginoon, ang sitwasyon ng kanilang puso. Na wala pong ibang inanasa, Panginoon, sa umagang ito, kundi ang malungkot ka, Panginoon, at kalugdan mo ang bawat isa. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa pagkakulit, Lord, ay maririnig namin ang iyong pangungusap sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, na magpapahayag ng iyong banal na salita. Speak directly, O God, into the heart of your people. Unlike your divine understanding, divine wisdom, O God, divine conviction, divine deliverance, divine healing, divine freedom, O God, divine salvation. Lord, we lift our hands to you.
Magpo-worship sa Kanya. Amen po ba? Sige po. Prophesy, declare, Lord, yung aking kapatid, yung aking mahal sa buhay, yung aking po mga kaibigan, Panginoon, maupo sila sa lugar na ito para maranasan din nila ang iyong presensya sa kanilang buhay. Amen? Amen. Praise God. Praise God. Palapakan po natin ating Panginoon. The best clap of praise to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Dayan na siya na yung teaching. Okay. Praise the Lord. Welcome po sa ating first service. Amen. At mamaya po, 10:30, meron tayong second service. At mamaya din po, 2 o'clock o 2:30, meron po tayong youth service naman. Youth and young adult service. Amen. At meron din po tayong service doon sa kabayan. Sa Rodriguez. Ayan, mamayang 10:30. Okay? At mamaya naman pong 3 o'clock doon sa Almasor. Palapakan natin ating Panginoon. Praise God! Praise God! Amen! Pero mas maganda kapag puno yung ating first service. Amen po ba? Amen! Praise the Lord! Sabihin natin, thank you, Lord! Pupunuin niyo ang lugar na ito. Ang aming first service. Amen? Praise God. Next week po, meron po tayo Soul Winning Sunday. Sabihin natin, Soul Winning Sunday. Amen? Last week of the month, Soul Winning Sunday. Ang ating pong guest speaker ay si Pastor Nilo Miranda, City Pastor ng Cavite. Amen? So, bring our loved ones, amen? Bring our friends, bring our life groups, yung life groups natin. Bring our, of course, yung mga neighbors na ini-invite natin. Amen po ba? Amen? Praise the Lord, para makapagbigay tayong kaluwalhatian sa Lord. Every time you bring souls,
Every time you bring a friend, sabi ng Bible, I tell you the truth, there is great rejoicing in the presence of the angel of God, angels of God, over one sinner who repents. Amen? Sabihin po natin, there is great rejoicing. Mas malakas, sabihin natin, there is great rejoicing. There is great rejoicing. In the presence of the angels of God, over one sinner who repents. Alam nyo, nung ikaw ay umaten dito, nung si Kuya Rafael, si Ate, si Kuya Salvador, si Ate Luz, nung umaten sila dito, magdaming anghel ang nagtiriwang. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. How much more? Kapag mas marami tayong madala. Amen. Sa Panginoon. Amen po ba? Bakit? Kasi, alam niyo, mga kapatid, tuwing merong lalapit sa Panginoon, na lulugod ang puso ng Diyos dahil nababawasan ng mga taong napapahamak ng kaaway. Amen po ba? Nababawasan yung mga tao na nadidilang ng kaaway at sila ay nalalapit sa Panginoon. Masarap po ba ang maging malapit kay Jesus? Amen? Sabi mo, napakasarap na nasa presensya ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa iyo katabi, napakasarap na nasa presensya ng Diyos. Kaya impitahan natin ang bawat isa. Amen? Palabahan na natin, Panginoon. Praise God, the best club of praise. Amen? Welcome natin muli yung mga kaibigan ni Dayan. No, tama no? Office mate ni Dayan. Ako, nakalimutan ko na yung mga pangalan, Dayan. Anong pangalan ko na? Kim. Carla. Precious. Yan. Pwede bang patayuin natin sila para makilala natin sila? Sige, tayo lang kayo mga kapatid. Kim, Carla, Precious. Talapakan natin ang Lord sa kanilang buhay. Amen. Praise the Lord. Okay. Mga kapatid, ayan, tingnan nyo ang daming anghel na nagdiriwang. Kaya congratulations sa kay Kim, kay Carla, kay Precious, at kay Dayan. Amen po ba? Sabihin mo sa iyo katabi, tayo naman next week. Amen? Amen? Tayo naman ang magbibigay ng pagdiriwang ng celebration sa langit. Amen po? Palapakan na natin po yun. Thank you, Kim, Carla, and Precious. Ang nakatira ninyo ay Jesus is Lord, Church. Wala tayong tinataas kundi si Jesus sa lugar na ito. Na nagsabing, siya lang ang daan, hindi relihiyon. Siya lang ang daan, hindi anumang mga bagay. Siya lang, dahil siya lang ang napako sa krus at tumubos ng ating kasalanan. Amen? Sabi nga ng Bible, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung sino man ang sumampalataya sa kanya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Congratulations! Palabahan na natin, Panginoon! Kaya, masaya kami at nandito kayo ulit. Mas masaya kami kapag next week at sa susunod na linggo ay kasama namin lagi kayo. Amen ba? Amen. We are blessed to have you. Praise the Lord! Kahapon po, mga kapatid, nagkaroon tayo ng marami ding mga gawain. Pag 5:30 po, dito sa lugar na ito, meron po tayong ginagawang prayer and intercession. Ang ganda kagabi. Amen? Lahat nung nasa prayer request box na yon. Kaya maghuhulog po kayo doon pag may prayer request box. Pag may prayer request kayo, iniisa-isa po natin yun na pinag-pray dito. Amen? Okay, kapag medyo secret, syempre, hindi na ibabasahin ni Kuya Elmer. Pero kung pwede namang basahin, binabasa po dito. Halimbawa, Lord, kagalingan po ni Brother Garito. Ayan po. Pero yung medyo sikreto, of course, hindi natin sinasabi yung pangalan. Amen po? Okay, sige po, palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Yung mas malakas na palakpak. Praise God. Praise God. Amen. 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 Kuya Ronald, parang kulang dito sa monitor ba? Okay. Praise God. Amen. Hallelujah. Tayo po ngayon ay
Nandun pa rin sa team natin na arise and build a love-driven culture. Sabihin nga natin, arise and build a love-driven culture. Amen? A love-driven culture. Sabi, ang team kasi natin ngayon sa ating anniversary ay arise and build. Kaya this month, what are we going to build? A love-driven culture. Sabihin po ninyo, a love-driven culture. Praise God. Praise God. Amen. Praise the Lord. Yan, mag-start na tayo, no? No one, for example, yan, no one in the world is in a better position than we are as God's people to build a love-driven culture. Sabihin mo, we are in the best position. Amen? We are in the best position. Why? Because we have all that we need. Nabali ako dyan. We have that, all that we need and more. Amen? To establish a love-driven culture. Amen? Meron tayong anointing. Okay. Sorry ha. Nagkamali po. Okay, next slide na lang. Medyo naantok na yata ako nung tinatapos ko. Okay. We have God's Spirit. Amen? Sabi mo, we have God's Spirit. We have God's anointing. 2 weeks ago, nagkaroon tayo ng anointing service dito at napakaganda po ng ginawa ng Lord. Amen po ba? Praise God. At mga kapatid, yung ating declaration that this year will be a year of answered prayers, year of revival, year of restoration, talagang nangyayari. Amen po ba? Yung mga life groups natin, kahapon, ang daming unumpisahan uli na kasimbayanan. Barangay 149, barangay 153, barangay 181. Amen? At barangay 185, barangay 176. Ang dami pong mga kasimbayanan na tayong humawang. Palabakan na dati pa yun. Praise God. Ano yung kasimbayanan? Ito yung kapulisan. Kaya makikita ninyo, bawat gawain may kasamang pulis. Kasi kapulisan, simbahan, at pamayanan. Kasama ang pulis, kasama ang church, tayo ang nangunguna, tsaka pulis, tsaka kapitan, nagsasalita para sa ikabubuti ng pamayanan. Amen po ba? Pero usually tayo po yung nagsasalita talaga. Ang mga life coach, tawag sa atin life coach, tinuturuan natin mga kagawad, tinuturuan natin mga lupon, tinuturuan natin mga kapitan, maging yung mga polis. Amen? Kaya imagine kung gaano kagalak ang puso ng Diyos. Amen po ba? Sabi, praise God. Palabakan na natin pa yun. Amen. Praise the Lord. Talagang sobrang napakaganda ang ginagawa ng Lord. Sabihin mo, we have all that we need. Amen po ba? We have God's anointing. Hindi mo magagawa yun kapag wala ang anointing ng Lord sa'yo. Amen? Imagine, tatayo ka doon sa harap ng mga kapitan, mga pulis, mga kagawad. Amen? Minsan, iniisip natin na hindi natin kaya, pero tandaan natin na ang Diyos ay kasama natin. Sabi mo, kasama natin ang Diyos. We have His blessing. And most importantly, we have His command. Sabi mo, command. Commanded yan ng Lord. Yung kasimbayanan, hindi tayo makakapasok sa mga barangay, hindi natin mape-pressure yung mga pulis, mare-require kung walang command. Amen po ba? Amen? Sinong nag-command ng kasimbayanan? Mismo ang PNP chief, mismo ang DILG, mismo si Mayor Emmy. Amen? Nagkasundo-sundo sila. Okay, sige, gawin natin ang kasimbayanan. Amen? At sa papuri sa Panginoon, tayo po ang leader.
Amen? Ang mga life coach ang leader. Minsan magsasalita ng konti yung mga police, minsan magsasalita ng konti yung mga kapitan, pero tayo talaga yung nagtuturo. Amen? Palapangan na natin, Panginoon. Praise God. Sabihin mo sa iyo madali. Kabahagi tayo dyan. Amen? Sa ating pananalangin, every Saturday, kaya every Saturday po dito, 1.5 hours lang mga kapatid, bigyan natin ng oras. Napupuno po ito kapag Saturday. Amen? At tuwang-tuwa ang Lord kasi ang daming nananalangin. Amen po? Palapangan na natin, Panginoon. Sino dito yung nandito kagabi sa ating Saturday prayer? Taas nga kamay. Ayan, madami po, no? Sa Saturday, welcome po lahat. Amen? Praise God. Amen. Sige, Tatay Duque sa Saturday, no? Praise the Lord. Okay. Sabi mo, we have God's command. Kapag may command ka ng Diyos, may covering ka. Amen po ba? Meron kang tinatawag na you have the anong tawag doon? Ikaw ay deputized. Amen po ba? You are empowered. Amen? Ikaw ay binigyan ng karapatan, kapangyarihan. Amen po ba? Kaya po sabihin mo sa inyong katabi, we are in the best position to arise and build a love-driven culture. Amen. Praise God. Building a love-driven culture. Experiencing heaven on earth. Sabihin nga natin, experiencing heaven on earth. Amen. Praise God. What is a love-driven culture? Ano ang kahulugan ng kultura? Ano ang kahulugan ng kultura? Ito ang ano ba ang nakagawian natin, nakasanayang kaugalian. Ano ang kultura ng Pinoy? Mag-be-bless. Tama po ba? Although nung pandemic, nawala ito, no? Pero pwede nang ibalik. Amen? Kasi baka mawala. Yung mga bata ngayon, di na nag-be-bless yung iba. Kasi nakasanayan nung pandemic. Pero napakagandang kultura po. Yung Korean, napakagandang kultura na kapag meron silang nakaharap, gaganon ka agad sila, no? Ang ganda. Talagang na-preserve nila yon. Napakaganda. Yun po ay commanded ng Bible. Actually, sa Bible, napakaganda ng kultura eh. Kapag merong dumaan na isang matanda, galing pala sa Bible yun, kailangang tumayo ang nakababata. Tumayo. Kahit na hindi mo kilala, basta matanda, tatayo ka. Okay? Tatayo. So, iyon ay kultura from the Bible. Amen? At saka sa Bible, kapag merong stranger, kahit di mo kilala, sa Bible, ang gusto ng Lord, patuloyin mo sa iyong tahanan. Okay? Yung mga stranger, yung mga biyahero. Kaya, sabi nga, yung iba, hindi nila alam yung mga stranger pala pinapatuloy nila, mga angels. Mga angels, kagaya ni Abraham, stranger, mga manlalakbay, mga angels pala yun, tatlong angels. Kaya, si Jacob, angel din yung nakano, hindi, yung sabi nga, ng Bible, hindi natin minsan namamalayan, yung kausap pala natin, angel. Amen? Tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Ayan. Sige. Tanoyin niya siya. Buha ba akong angel? Ano po sagot niya? Amen daw? Amen? Praise God? Amen? Yung isa, hindi umiimik, hindi tumitingin eh. Sige po. Palabahan na nating Panginoon. Praise the Lord. Okay. Ito ang nakagawian, maaaring sa pamilya o sa komunidad. Tayong mga Kristiyano, sabi mo sa iyo, madre, tayong mga Kristiyano, ang inaasahan ng Panginoon na magsimula ng kulturang puno ng pag-ibig. Amen? Sabi mo, kultura. Puno ng pag-ibig sa ating pamilya. Amen? Sa ating komunidad o sa ating opisina.
Praise the Lord. Okay, what is a love-driven culture? Una, it is first. Okay. Okay. Praise the Lord. Sabihin nga natin, it is in Jesus prayer. Amen? Nasa panalangin ito ni Jesus. Okay, anong sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin? This is how you should pray. Sabi ng Panginoon, ganito kayo dapat manalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Sabihin nga natin, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ito ang panalangin ni Jesus. Amen? A love-driven culture. God wants us to live a life that is heavenly even while here on earth. Amen? Ang isang pamilyang nagmamahalan, parang mga langit na yun, di po ba? Amen? Pag ikaw ay nasa isang pamilyang nagmamahalan, alam nyo, parang nasa langit ka na. Okay? Although yung surroundings, pero the atmosphere is there. Amen po ba? Pag tayo nandito, di po ba? Masaya tayo pag tayo nagkakasama-sama. Bakit? Kasi full of love. Amen po ba? Full of love. Pero pag bumaba ka na sa ano, iba-iba na yung mararanasan mo, iba-iba na yung maririnig mo. Amen po ba? How much more if you will live in a family that is always full of love? Kaya ang sabi ni Jesus, ipanalangin mo lagi, Lord, your kingdom come. Ang sa pamilya po namin, Panginoon, maghari ka. Maghari ang iyong pag-ibig. Diba? God is love. Sabihin mo sa iyong madre, God is love. Where there is God, there is love. Amen po ba? Where the presence of the Lord is, there is love. Amen? Mahirap naman na sabihin mo, punong-puno ka ng presensya ng Diyos, wala kang pag-ibig. Hindi pwede yun. Amen po ba? Sabi ng Bible, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God. Sabi mo, born of God? Kapag pala ikaw ay puno ng pagmamahal, you are born of God. Amen? Tapos ang susunod na sinabi, He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Ano yung ibig sabihin nun? Siyang hindi nagmamahal, hindi niya kilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sabihin mo sa iyo madali, ang Diyos ay pag-ibig. Sino man nagsasabing puspos siya ng Diyos, puspos siya ng presensya ng Diyos, makikita yon kung puspos siya ng pag-ibig. Amen po ba? Sabihin mo, love-driven culture. Amen. Sabihin mo nga sa iyo, madali, kapatid, I love you with an amount of love. Amen. I love you with the love of the Lord. Amen. Bakit with the love of the Lord? Kasi kung pag-ibig lang natin to, hindi sapat yun. Amen. Pero with the love of the Lord, whether gusto mo yan, whether ikaw ay natutuwa sa kanya o hindi, mamahalin mo siya kasi with the love of the Lord. Amen? Amen. Sino dito naniniwala na kaya siya minahal ng Diyos kasi natutuwa ang Lord sa kanya? Taas ng kamay. Okay. Ulitin ko. Sino naniniwala kaya siya minahal ng Diyos kasi natutuwa ang Lord sa kanya? Taas ng kamay. Ayan ko, konti na. Okay. Ulitin ko ulit. Okay, sino dito naniniwala kaya siya minahal ng Diyos dahil natutuwa ang Lord sa kanya? Taas ang kamay. Ayaw talaga. Okay. Ano bang ano doon? Okay,
Ngayon, natutuwa ang Lord sa atin. Amen. Pero dati, hindi. Amen. Dati, puno tayo ng kasalanan. Ano sabi ng Bible? God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Amen po ba? Still sinners tayo, pero namatay si Jesus para sa atin. Ibig sabihin, whether natutuwa ka sa iyong kapatid o hindi, it makes no difference. Amen? We should love with the love of the Lord. Amen po ba? Lord, hindi ako natutuwa sa kanya. Sorry. Anak, hindi rin ako naman natutuwa sa iyo dati, di ba? Pero minahal kita. Amen po ba? Amen? Kaya sabihin mo sa iyo, marami, kapatid, natutuwa man ako sa iyo o hindi. Kailangan mahalin kita. Dahil ko. Ganda niya naman sa iyo, mamahalin kita. Amen? Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Living in love is the key to live the life God wants us to live here on earth. Sabihin mo sa iyo, madami, living in love is the key. Amen? Amen. Praise God. Sige, pipilisan na natin, no? Number two, what is a love-driven culture? It is what transpires the moment we receive Jesus in our hearts. Sabi mo, it is what happened. Amen? The moment we receive Jesus in our hearts. Amen? Ito ang nangyayari. Dati, hindi ka puno ng pag-ibig, di po ba? Amen? Tita, puno ka ba ng pag-ibig dati? Ngayon, puno ng pag-ibig. Pero nung hindi pa born again si tita po, palagay ko, hindi puno ng pag-ibig. No? Black. So, okay, tayo lahat po ganun. Dati, puno tayo ng pag-ibig sa sarili. Kaya nga may kantang, ano, I believe the children. Ano yung kasunod? Learning to love yourself, sabi noon, is the greatest love of all. Para yun sa mga unbeliever. Pero sa mga Kristiyano, loving yourself is not the greatest love of all. It's loving God and others as yourself. Loving God more than anything else and loving others as yourself. That's the greatest love of all. Amen po ba? Palabahan na ating Panginoon. Lumalakas sa palapak sa Panginoon. Praise God. When a family truly welcomes Jesus in their heart, that family will see God move. Sabihin nga natin, when a family welcomes Jesus. Kaya alam nyo, sa ating pamilya, mga kapatid, alam nyo po, God is starting a love-driven culture. Lahat ng pamilya nandito, congratulations, because you are allowing God to enter your family. Lord, I'm allowing you to take charge of my family. You are starting a love-driven, sabihin nga natin, love-driven culture. Anong sabi ng Psalm 24 verse 7 to 10? Sabi dito, open up Asian gates, open up Asian doors, and let the King of Glory enter. Who is this King of Glory? The Lord, strong and mighty. The Lord, invisible, invincible in battle. Amen? Sabi mo sa iyo, open up. Open up. Kapag sinabing open up, open your heart to the Lord. Open up, open your family to the Lord. Amen? Kapag si Jesus ang nasa iyong pamilya, eh, tatansik ang lahat ng gawa ng kaaway. Amen po ba? Kaya importante po, nagpipray ang pamilya. Noong pandemic, alam nyo, maganda yung ginawa ng Lord, nagkaroon ng prayer altar sa bawat family. Kami, dire-diretso po yun eh. Prayer altar, kasama yung kapitbahay namin, kaya naka-online lang kami. Dalawang pamilya o tatlo, minsan apat, tuwing 6 o'clock ng gabi. Na-develop yun. Kasi may kultura tayong dati, di po ba? Dati nga, nakaluhod pa tayo, di ba? Pag hindi ka lumuhod, makukurot ka ng nanay mo. Okay? Naranasan niyo po yun? Yes.
Tapos, minemorize natin yung mga panalangin. May panalangin, hanggang ngayon, di ko talaga alam ang ibig sabihin. Pero na-memorize ko yun, araw-araw, yun yung pinagpipray. Diba? Yung Gloria Patris, Incuteria, Sipsipio, Step, Perse, Classic, Lorong, ano ba yun? Memorize ko, hindi ko alam, hindi meaning. Pero, araw-araw, pinagpipray namin yun. Pero hindi ko alam ang meaning nun. Pero tinuro sa amin ng nanay ko. Nakaluhod pa kami nun, ha? Kaya, mga kapatid, maganda yung kultura. Pero, mas maganda yung kultura natin kapag tayo na kay Jesus. Kasi, we understand what we do. Amen po ba? Amen? And, kapag hindi mo kasi naiintindihan yung ginagawa mo, hindi mo ito mai-impart sa next generation. Kasi you don't understand. Amen? Pero kapag naiintindihan mo at nakita mo yung kahalagahan, na-realize mo ang essence nun, you yourself will impart it to your next generation. Amen po ba? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God! Yung matang-alang pinakalakas sa mga pang sa Panginoon. Kapag ang Diyos ang welcome natin sa buhay natin, kagaya ni Kim, ni Precious, ni Carla, tama no? Okay, alam niyo po, congratulations dahil from this day on, God will bless you. Because you welcome Jesus in your life. Yung pagpunta niyo pa lang dito, sobrang nabibless na ang Lord. Amen? Yung nag-uusap pa lang kayo na, uy, attend tayo ha. Natutuwa na ang Lord, nagre-rejoice na ang mga angels. Amen? Pero syempre, expect mo, gagawa ng paraan ng kaaway para ikaw ay hadlangan. Halimbawa, hahadlangan ka, malilate ka, mabubuyat ka, pero lagi niyang pipilitin para sa Lord. Amen? Palapahan na namin kayo naman. Praise God. Okay. Start God's love culture in our family. It will then go down to the next generations. Being God's children is the beginning. Amen? The rest is for us to take. Sabi mo sa iyo, start now. Amen? Alam niyo po, being God's children is the beginning. Amen? Tayo ngayon ay, we have all that we need. We have God's anointing, we have God's command, we have God's empowerment. Amen? Nasa atin na lang ang action. Amen po ba? Nasa atin na lang ang action. Alam niyo po, each one of us, kaya totoo na ang pamilya, ang basic unit, pag sinabi basic unit, doon nanggagaling yung basic teachings about life. Amen? Okay? Ang bata, hindi siya natututo actually sa school. Natututo siya sa bahay. Amen? Natututo siya sa bahay. Tingnan niyong maglakad ang inyong anak. Tingnan niyong magsalita. Okay? Kagaya ng pagsasalita natin. Maglakad. Kagaya ng paglalakad natin. Okay? Everything. Okay? That a child does is learn from the home. Okay. Kaya mo, anong klaseng generation, next generation ang gusto mo? Ay gusto ko a love-driven generation. Umpisahan mo na siya ngayon. Amen po ba? At hindi lang sa iyong pamilya. Kagaya noong kapitbahay namin, nasisiran namin lagi every prayer altar. So, ibig sabihin na i-start na rin nila. Amen? Share. Amen? Ang ilaw ay hindi itinatago, sabi nga ng Bible, kundi ito ay inilalagay kung saan siya makikita. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. So that others may also see the light. Amen? And it will shine to them. Amen po. Praise the Lord. Nakaka-bless sila Tatay Rafael. Lagi-lagi dito sina Ate Luz. Mga bago nating mga kapatiran. So, the light has shined on their life. Si Sister, anong pangalan, architect? Geraldine.
Yan. Praise the Lord. Kaya po, ngayong oras na ito, nasahin natin, Lord, I want you to shine on my family and my family be used for your glory. Amen? Palapahan na dating Panginoon. Praise God. Just like in any other undertaking, we must be intentional. Sabi mo, dapat intentional tayo. In building a love-driven culture, sabi mo, dapat intentional ka. Amen? Natutuwa ako kina Carmina at saka kina Jerome. Kagabi na kwento nila si Edward. Pastor, si Edward, marunong na siyang mag-interpret ng tongues. Oh, talaga? Sabi ko, sige nga, papakinggan natin. Tapos sabi nila, eto kasi pastor, binasa namin to. Okay, yung sinabi sa 1 Corinthians na nakalimutan ko yung mismong ano eh. 12. Sabi doon, to everyone, the gift of the Spirit is given for the profit of all. To one is given, sabi ganyan, the gift of tongues. To another, the interpretation of tongues. Okay? Eh, pinamili daw nila si Edward, anak, pumili ka dyan kung ano yung gusto mong gift. Eh, sabi naman ng Lord yun eh, ask and it will be given to you. Pinili yata ni Edward, interpretation of tongues. Kaya po, ang Lord nagbibigay talaga siya ng gift. Amen po ba? At yung ginawa nila, Jerome and Carmina, ay intentional. Sabi mo, intentional. Amen? Intentional na alam nila, okay, anak, eto, sabi naka-program, ay paano ko kaya gagawin ang love-driven culture? Ah, eto, tuturuan ko ang aking anak. Totoo naman yun, train a child, sabi ng Lord. Train a child, command ng Lord yun. Train a child. Amen? Huwag mong ipapatrain yan sa gadget. Huwag mong ipapatrain sa cellphone. Huwag mong ipapatrain sa YouTube yan. Iba ang mga matututunan nila. Amen? Sabi mo, dapat hands-on tayo. Amen? Kasi yung YouTube ngayon at saka yung internet, alam niyo po, kapag pinabayaan natin ng mga anak natin doon, we are allowing others we do not know to train our children. Tama po, di ba? Kaya, be intentional. Amen po? Palapala natin po noon. Praise God. Okay, si Jehonadab ay isang magandang example. Ito, basahin nyo. Jehonadab, son of Rechab, ordered his descendants, ang nagsasalita dito, ang God eh. Ordered his descendants not to drink wine. And this command has been kept to this day. They do not drink wine because they obey their forefather's command. Imagine, hundred of years pass. Sinunod nila, don't drink wine. Sinunod nila, don't build houses. Sinunod nila si Jehonadab. Kaya binless sila ng Lord. Bakit? Kasi sinunod nila yung kanilang ninuno. Kaya kung ikaw, mga kapatid, what are you foreseeing? What are you visualizing? You're the generation. Yun ang gawin mo ngayon. Ay, ang generation ko, magiging mga mabubuting tao. Amen? Magiging mapagmahal sa Diyos at sa bayan. Amen? Yung ginagawa ni Brother Eddie, that is building a love-driven culture. Love for God, love for country. Amen? Palapaan na natin, Panginoon. Malapit na tayo matapos. How do we build a love-driven culture? Number one, sabi mo, stop thinking only of yourself. Amen? Sabi mo, stop thinking only of yourself. Sa bahay. Ito, mga practical, pwede nating dagdagan, ha? Okay. Number one, sa bahay, isipin kung paano makakatulong sa pamilya. Amen? Isipin. Kung paano, huwag umiwas sa responsibilidad. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, huwag maging tamad. Amen? Yung asawa ko po, napakasipag. Wala na kami ginagawa ni Nigel.
Okay? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag maging tamad. Amen? Ano pa po? Share what you have. Lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Amen? Share mo kung anong meron ka. Hindi mo itinatago sa ilalim ng kung saan. Para hindi makita ng kapatid. Dati, kapag kumakain ka noon, tatago ko yung unam sa ilalim ng kanin. Pag wala na sila, saka ako ilalabas. Saka ako kakainin, iingitin sila, ay, may unam pa ako. Alam niyo po, mga kapatid, we should, alam niyo, mayroon akong na isang kwento. Doon sa isang lugar, doon sa isang lugar ay nagkakagutom yung mga tao. Doon naman sa isang lugar, aba, sobra silang nabubusog. Pero parehas lang ang ibinigay. Parehas ang ibinigay. Parang pagkain, pagkatapos, kung ano binigay sa kabila, binigay din sa kabila. Yung nga lang, ang binigay na tinidor at saka kutsara, mahaba. Mula dito hanggang dyan. So, yung kumakain doon sa kabila, pag ganyan niya, hindi niya maano. Hindi ka pwedeng kumain ng hindi gagamit ng tinidor o kutsara. Tapos, pero yung iba, yung isang lugar, sila ay tuwang-tuwa. Actually, na-enjoy nila. Kasi, dun sa isang lugar, full of love. Okay, full of love. Yung isa, sabi niya, oh, sige, ako naman. O, titinidor rin niya yung ano. Tapos, oh, nga. Dun sa isa, walang love. Kaya sa akin, akin to. Yun nga lang, pag kumain sila, hindi nila naabot. Pero dun sa may love, bigay yan. Sabi mo, it is love. Amen. That made the difference. Amen? Amen? Ang love ang naging difference sa bahay. Mga kapatid, bakit yung isang bahay masaya, yung isa hindi? Kasi isang problema lang yan, mawawala na yung saya. Tama? Isang maling salita, sabi mo, isang maling salita lang. Kaya be careful with your words, no? Isang maling salita, okay, nawawala. Kaya ang sabi ng Bible, let your words be full of grace, seasoned with salt. Amen? Palabala dating Panginoon. Praise God. Okay, sabi sa 1 Corinthians 10:31, whatever you do, do it all. Sabi mo, do it all for the glory of God. Amen? For the glory of God. Okay, stop thinking only for yourself. Ano ba po? How we are going to apply that? With our neighbors and other people. Okay. Ito, mga practical, no? Okay, kahapon dito, yung motor, napakalakas, talagang hinarurot pa. Eh, yung mga kasabay ko, mga estudyante, yung tambot yun ng motor, maramdaman mo talagang, abos ang lakas. Alam niyo, ginawa ng mga estudyante, minura yung nagmumotor. Kung ano man yung sinabi nila, alam niyo po, yung curse, hindi siya tatalab kapag wala kang kasalanan. Pero pag may kasalanan ka, tumatalab yun. Amen? Halimbawa, minura ka, ganito, dahil may ginawa kang masama. Alam niyo po, maliban na lamang kung humingi ka ng tawad sa Panginoon, no? Hindi yun tatalag. Ang tawag kasi doon ay legal rights. Okay, may legal rights ang kaaway o may nagawa kang mali. Okay, so may karapatan siyang gawan ka ng ganito. Pero kapag ora-orada, humingi ka, Lord, sorry po sa nagawa kong mali. Sorry po, Panginoon. Nawawala na yung rights ng kaaway. Pero pag may ginawa kang mali, kagaya ng mga irresponsible na ganoon, alam nyo, kung ano man ang sabihin ng mga maapektuhan, binding yun. Okay? Binding yun sa'yo. Kasi may ginawa kang mali. Amen? Yun yung tawag doon ay legal rights. May karapatan ng kaaway na singilin ka doon sa bagay na ginawa mong mali. Kaya tuwing makakagawa tayo ng mali, mga kapatid, mag-sorry ka agad. Amen po ba? Mag-sorry. Mag-sorry ka doon sa tao, mag-sorry ka sa Panginoon higit sa lahat. Amen?
Praise the Lord. Palabahan natin ang Panginoon. Amen. Yan, may narinig na ako doon. So sorry. Okay. Kapag, ano pa po? Pag magpapatugtog, anong gagawin? Yung mga nag-video kay dyan, no? Okay. May mga mahilig pang mag-video kay dyan. Sabi ko, yung mga nag-video kay nga, masyadong considerate. Masyado silang considerate. Bakit? Iniisip nila yung kanilang kapitbahay. Naku, baka gusto niya makinig ng music na nakasan ko nga. Considerate, no? Eh, paano kung hindi? Dalawa, nag-aaral, okay? Nag-pipray, okay? Sila, sa oras na yun, walang ginagawa. Kaya be considerate. Amen? Nung bata ako, hindi inconsiderate ako. Ang lakas ng music namin. Kaya yung kapitbahay namin, nagsasara ng bintana. Okay? Malayo pa ako, pagdating ng tatay ko, sobrang mapapagalitan ako. Sabi niya, nandun pa lang kami sa kanto, didig na namin ang music mo. Ganon. Pero alam niyo, mga kapatid, ngayon, of course, naiinis na ako sa magagawa ng ganon. Kaya po, inconsiderate kasi yun. Ayan, ito pa po, nauso na ito eh. Kasi sa dami ng mga internet, okay, kahit sa LRT, kahit sa public transport, nanonood sila ng mga video sa cellphone, ang lakas-lakas ng sound. Okay? Ang lakas-lakas ng sound. Ako talagang sinasabi ko, napakinaan po yung sound. Kasi, ano, apektado ka, nagpipray, nagbabasa. Ang lakas ng sound. Be considerate. Amen po ba? Love-driven culture yun. Okay? Think of everybody as equally important. Amen? Make them feel they are important also. Jesus command, love your neighbor as yourself means always think about your neighbor at all times. Amen po ba? Never think of anyone as less important. Do not take anyone for granted. Let God's love, basahin natin, let God's love fill your self-love. Amen? Let God's love fill your self-love. Hayaan mo ang love ng Lord ang mag-fill ng self-love mo so that it will not become self-gratifying. Hindi siya maging self-gratifying, but God-glorifying. Nauso na yung self-love eh. Ay, self-love muna tayo. Ano bang ibig sabihin self-love, Rosie? Oo, diba? Diba, self-love muna ako. Kaya, nagiging self-centered. Okay? Kagaya ng selfie, diba? Selfie, puro selfie. Pag maraming selfie, anong tawag na doon? Selfish. Kasi marami ng selfie. Okay? Yun po yung ano na ngayon, di po ba? Kaya, sabihin mo sa iyo katabi, let God's love fill your self-love so that it will not become self-gratifying but God-glorifying. Amen po ba? Palapahan na ating Panginoon. Praise God. Okay. Next, malapit na po tayo matapos ha. Time's up na ako dun eh. Start planting the seeds of love. Sabi mo, start planting the seeds of love. Amen? May nagbigay sa akin, ito yung quotation. Be a little kinder than what is necessary. Amen? Dati kapag, actually, ngayon din, naiinis pa rin ako na ano, kapag uupo siya sa malayo sa jeep, tapos ikaw yung kasunod, ipapaabot sa'yo yung bayad, minsan nga hindi ko inaabot. Ano ba niyo mo? Minsan hindi ba nagte-thank you? Diba? Alala, parang nakakuha siya ng taga-abot. Tapos uubo dun sa dulo. Pero nung nabasa ko to, sabi dito, be a little kinder than what is necessary. Minsan inaabot ko, pero may time hindi ko pa rin inaabot. Okay? Kaya, alam niyo po, minsan kasi, dapat ma-realize din nila na mali yung ganoon. Amen? Kasi lalo na kung hindi nakiki-please, nakikisuyo. O kaya yung pag
pag-upo mo sa jeep. Pagkatapos, di ka pala magbabayad. Kapagod po ng bayad, tinitignan ko talaga. Nakaupo ko lang. Alam niyo, pero syempre, wala naman yun, no? Yun nga lang, dapat maging sensible din sila. Amen? Maisip din nila na yung maging considerate din sila. Kasi, iwasan natin yung tinatawag na entitled spirit. Spirit of entitlement. Alam niyo po, pag nagkaroon ka noon, spirit of entitlement, hindi ka na mag-a-appreciate. Bakit ganito ulam? Bakit? Nagbigay ka ba ng pang-ulam? Entitled siya eh, kaya tinan niyo. O bakit dito lang? Ayan. Entitlement. Okay? Feeling mo, entitled ka sa meron ka. Sa totoo lang, wala po tayong, we deserve nothing. Amen? We are just recipient of God's love. Amen po ba? Talapakan po na natin ang Panginoon. Sabihin mo sa iyong matabi ngayon, sabihin mo, kapatid, you deserve nothing. Kaya huwag kang entitled. Amen? Huwag tayong entitled. The decision, okay, sabihin natin, choose love over anger. Amen? Okay, dalawang bagay pwede mong gawin. Magalit ka o magmahal ka. Okay? The decision is always ours to take. Every moment, okay, ay gumagawa tayo ng decision. Okay? Pagbaba mo dito, merong nakasagi sa'yo. You can either choose love or anger. Okay? Pero, apektado ka kung ano man yung i-choose mo. Tama? Di po ba? Your decision will always affect you. Okay? Choose love over anger, over hate. Kapag hate naman, yung anger, panandalian yun eh. Pero yung hate, imagine yung taong galit ka at na-hate mo na, wala siyang kaalam-alam, ikaw hindi nakakatulog, siya ang sarap ng tulog. Diba? Kasi you chose the wrong thing. Choose love over revenge. Amen? Huwag kang maghiganti. Okay? Sabihin mo lang, ano man yung ginagawa nila, o ano man yung iniisip nila, o ano man yung sinasabi nila tungkol sa akin, alam naman ng Lord yun. Amen? I don't need to defend myself. Naging ganun na rin yung pananaw ko eh. I don't need to defend myself. Okay? Because there is God who hears everything. At alam nyo, pero I suggest, no, ipag-pray nyo yung mga gumagawa ng masama sa inyo. Huwag nyo ipag-pray ng masama. Okay? Ipag-pray nyo na patawarin sila ng Diyos. Bakit? Kapag hindi nyo pinag-pray, may magyayaring masama. Naranasan yan. Ako po, ilang beses na akong nakaranas nun. Meron nangyari na pinagtawanan ako. Eh, hindi naman ako humingi. Tapos, basta, marami pong nangyari. Siguro hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na beses na mayroong gumawa ng masama sa akin. Hindi ko pinansin. Hindi ako gumanti. Kaya sabi ng Lord, huwag kang gaganti. Ako ang gaganti para sa iyo. Kaya, yun, may nangyari. Si Brother Eddie po, ang daming ano, di ba, ano, yung mga naghagis ng granada sa kanya, sabi ng Lord, ako bahala sa kanila. Na nakita sila, nagparilan dyan sa Hayat. Sila-sila. Dyan sa Hayat, sa Pasay dati. Nakita yung plate number, yun yun. Tapos merong isang naninira sa kanya. Anong kinukuha natin ng San Lazaro Hall Hippodrome? Pinagpipray natin. Ang sabi ng taong to, sabi natin, saan ang gagawin ni Eddie Villanueva nun? Pasasayawin ang mga kabayo? Alam nyo, habang nagpa-drive siya, na aksidente, tumama yung manipela sa kanyang bibig, naputo ng dila. Ganun ka, kaya mag-iingat tayo sa pagsasalita ng masama sa iba, lalo na kung sila ay walang ginagawang masama. Amen po ba? Amen? Palabangan na ating Panginoon. Kasi binig ng Lord lahat. Kaya nga, ang sabi ko sa ano, as much as possible,
Don't talk about other people, whether good or bad. Okay? Eh, good naman po yung pinag-uusapan namin. Ang bait-bait ni Rosie. Ang bait-bait niya. Tapos, eh, kapag wala na kayong mapag-usapang good, sigurado bad na ang ipag-uusapan ninyo. Tama, di po ba? Kaya, para safe, huwag na lang pag-usapan pag wala sila sa inyong grupo. Amen? Sabihin mo, panuntunan yun. Amen? Kasi kapag pinag-uusapan yung ibang tao, lalo na't wala sila dyan, nagiging gossip na yun. Amen? Okay, kaya whether good or bad, listen natin, eh pag good, okay naman siguro. Okay yun, pero kapag inumpisahan mo na sa good, darating ang araw, baka yung kausap mo naman, bad naman yung, eh, hindi, kilala ko nga yan eh. Yung sinasabi yun ng mabahit, sa totoo lang. Ah, diba? Hindi mo lang alam. O, diba? Nag-start na yun. Kaya, sabi mo, ang rule of the tongue is don't talk about other people when they are not around. Amen? Palapahan na ating Panginoon. Praise God. Okay. The love you plant today can go a long, long way. Merong isang magandang example nito na, alam niyo po, isang bata, ang ginawa niya, binigyan niya ng, wala yung video, siguro baka pwedeng i-search ninyo, yung Life Vest, ang title yata, ang ano is One Day. Binigyan niya yun ng ano, binigyan niya, tapos yung binigyan niya na traffic enforcer, yung binigyan traffic enforcer, may nakita naman na matanda, ba tinulungan? Yung matanda naman, habang tumatawid, okay, nung nakatawid na, may nakita siyang malungkot na ano, dahil may nakita siyang rose dun sa, bumili siya ng rose. Sabi niya, malungkot ka, eto yung rose. Sabi niya, para sa'yo. Sabi dun sa, ano, malungkot dun sa house out. Tapos, natuwa na yung tao. Tapos, dahil natuwa siya, kumuha siya, kumakain siya sa restaurant. Binigyan niya ng malaking tip yung waiter. Yung waiter, dahil natuwa, bumili ng tubig, nakita niya yung nagpapalimos. Nakaupo dun sa ano, binigyan niya ng hamburger at tubig. Domino effect. Amen? The love you share today can go a long, long way. At hindi mo alam kung saan yan magtatapos. Amen po ba? Palapahan natin ating Panginoon. Sabihin mo sa iyo, share the love. Next, number 3. Always think of yourself a mere recipient of God's mercy. Mere recipient lang tayo. We have nothing to boast. We owe everything to God. Amen? Praise the Lord. Sabi sa Lamentations, basahin nga natin yung Lamentation, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Bakit tayo hindi napapahamak kahit na tayo ay nakakagawa ng masama? Because of the Lord's great love. Amen? Kaya tayo pinagpapala, hindi dahil mabuting tao tayo. Actually, dami nating kasalanan, di po ba? Why? Because of the Lord's great love for us. Amen po ba? So, what God is telling us to do? God wants us to share this love as we receive. Amen? Paano tayo kinahabagan ng Panginoon? Mga kapatid, alam nyo, iniisip na, eh, ang karapatan ko naman yun eh. Eh, di ba, nasa tama naman ako. Sometimes, mga kapatid, alam nyo, kahit nasa tama ka, being right is not important. Okay? What is important is being able to please the heart of God. Amen? Sabi mo, being right is not so much important than being able to please the heart of God. Sometimes tama ka, tama naman ako eh. Ako ang nasa katwiran.
Pero kaya hindi ako nagpapakumbaba. Tama ka, pero hindi mo ba i-place ang heart ng God pag di ka nagpakumbaba? Tama po? Diba? Kasi ikaw ang nasa light. Although ikaw ang nasa right, but you are in the light. Amen? Palapahan natin ating Panginoon. Natuwa ako sa isang pastor sa BCMP na di may mga discussions. Sabi nila, wag naman po, sabi niya, wag nila naman po sabihin itong mga ito. Sabi niya, kasi kami po ay natatamaan. Eh di nag-ano na yung iba? Nag-salutanan. Tapos, okay, ang sabi ng pastor na ito na nakiusap, sabi niya, okay po, sabi niya, I will rest my case. Sabi niya, I believe to be united is important than to be right. To keep our unity is more important than being right. Sabi ko, wow, sabi ko, napaka-humble naman ang pastor na ito. I'm resting my case, sabi niya. Although, meron siyang, pwede siyang mag-argue kasi nasa tama siya. Sabi niya, I'm resting my case. Kasi I believe ang pagkakaisa natin ay mas importante kesa sa mapatunayan ako ang tama. Amen? Amen? Resting your case, ibig sabihin, humbling yourself is not a sign of weakness. It is a sign of strength. Amen? Palapahan na dating Panginoon. Conclusion. Ayan, tuwang-tuwa ang man. Kanina pa ako ino-overtime. Okay? Conclusion na ako, ha? Sorry, ha? Okay, conclusion. How do we build a love-driven culture? Okay, let us test our love according to 1 Corinthians 13:4-8. Okay, itest nyo nga ang love nyo kung papasa kayo dyan. Okay? Ano daw ang love, sabi ng 1 Corinthians 13:4-8? Okay, itest ninyo. Okay, sige nga, tinagyan ko ng my, ha? My love is patient. Ang aking pag-ibig ay patient. Okay, dapat yata ang mag-test yung kasama sa bahay, no? Okay. Patient ka ba? Okay, my love is kind. Okay, ang aking pag-ibig, ang way ko ng pag-ibig ay kind. Kind ka ba? Amen? It does not envy. Hindi naiinggit. It does not boast. Hindi nagyayabang. It is not proud. Hindi mapagmataas. Pag nag-sorry, hindi na paghihirapan. Sige, pag-iisipan ko ba kung patatawarin kita. It is not proud. Ano? It does not dishonor others. Ang love ay hindi namamahiya. Amen po ba? At hindi sinisiraan ang iba. It is not self-seeking. Hindi ito mga sarili. Ano pa po? It is not easily angered. Amen? Madali ka bang magalit? Ibig sabihin, kulang ka ba ng love? It keeps no record of wrongs. Okay? Sige, patatawarin kita, pero tandaan mo. Huwag ka na uulit, last minute. Pero no record of wrongs. Sabi ng Bible, your love should be new every morning. Ang ibig sabihin ng new every morning, kinakalimutan mo na yung kahapon. Amen po ba? Amen? Ang Diyos, kaya tayo mahal every morning kasi kinakalimutan na niya yung ginawa natin kahapon o kaya kanina. Amen? Eh kung halimbawa yung ginawa natin ay naka-record sa Lord, sige nga. Kung hindi yun nawawala, ano mangyayari? Sabi noon, pag nagwa-water baptism, sabi ng isa, gaano po ka tagal inulub-lub sa tubig? Sabi ng isa, kung gaano marami kasalanan mo. Ha? Ganun? Mga kapatid, kapag ganun, wala nang mabubuhay sa atin. Diba? Gaano marami, wala ang malahit ka hanggang ano, mapalad yung mga baby, wala pang kasalanan. Eh, magpapawater baptism na lang tayo, wala baby. Mga kapatid, God does not keep record of wrongs. Sabi ng Bible, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us.
Outright. Amen? Outright. Amen. Ang Diyos na. Although ang Diyos nagdi-discipline din, no? Amen? Yung mga kasalanan natin. Pero napakabilis na magpatawad ng Diyos. Amen po ba? Palapakan na natin kayo. Praise God. Okay. Ano ba? Love does not delight in evil. Ano yun? Pag napapahamak ang kapwa mo, kapag natuwa ka, walang love doon. Amen? Ano ba po? But rejoices with the truth. Kahit na masakit, basta totoo. That's love. Amen? Kailangan sabihin mo, minsan ang hirap magsabi ng totoo. Tama? Totoo, pero ang hirap sabihin. Ako, nahihirapan doon eh, kapag kahit na, ano, kapag totoo, okay? Medyo mahirap sabihin. Okay? Pero, kapag hindi mo sinabi, kulang ang love. Okay? Mas inuna mo ba yung hiya mo kesa doon sa kapakanan ng iba? Okay? It always protects. Sabihin mo, always protects. Always trusts. Amen? Sabihin mo, always trusts. Amen? Ano pa po? Always hopes. Walang hopeless case sa love. It always hopes. Always perseveres. At ang sabi dyan, sa 1 Corinthians 13:4-8, love never fails. Ibig sabihin nun, hindi na uubos. Hindi mo sasabihin, sorry ha, ubos na pag-ibig ko sa'yo dahil walang kasalanan. Hindi. It is new every morning. Amen po ba? Amen. So, yun yung standard test ng ating pag-ibig. Amen po ba? So, ngayon, let us apply it and let us build a love-driven culture. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Let's come and praise the Lord. Tayo po tayong lahat. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Taas natin ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Patuloy niyo po kaming tinuturuan. Salamat, patuloy niyo po, O Diyos, na hinuhubog ang aming pong mga buhay. Ngayong oras na ito, humingi tayo ng tawad sa Lord. Kung sa tingin natin, marami tayong mga naging kakulangan doon sa tinuro ng Diyos sa atin, Lord, patawarin niyo po ako kung naging self-centered po ako. Naging entitled po ako. Patawarin niyo po ako, Panginoon, naging selfish po ako. Patawarin po ninyo ako, Panginoon, kung self-righteous po ako. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. But ask God forgiveness kung sa pamilya natin, hindi tayo na tanim ng culture of love. Lord, sorry, Panginoon, kung hindi ko nasunod ang iyong command sa aking pamilya that we should love one another. Lord, kung hindi ko nagawa ang love ayon sa panuntunan mo, Panginoon, sa 1 Corinthians 13:4, Lord, love is patient, love is kind, it does not envy, it is not proud, it does not boast, Lord, it is not rude. Lord, Panginoon, it is not self-seeking, it's not easily angered, it rejoices with the truth. Lord, may oras na ito, Panginoon, turuan mo po kami bilang mga anak mo. We know we are in the best position to start that love-driven culture. We know, O God, that we have all that we need to do what you want us to do in our family. Help us to shine. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, help me, O God, to live in love,
to show this love, to share this love to my family, to share this love wherever you bring me. Tulungan mo po ako na magsimula sa akin ang love-driven culture. At alam ko, Panginoon, anumang gawin ko para sa iyong kaluguran, pagpapadahin mo po. In the name of Jesus. Taas nga natin ang kamay, ang simula ng isang pusong punong-puno ng pag-ibig ay si Jesus ang maghari sa ating puso. Ngayong oras na ito, ask Jesus to reign in your heart. Ask Jesus to fill your heart. We cannot do it apart from Jesus. Lord, sabihin natin ang panalangin ito, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ko ang iyong pag-ibig. Panginoon, hindi mo ako napagdaman. Napag-alayan mo ng iyong buhay. Pero salamat, dahil para sa aking kasalanan, ikaw ay napako sa krus para sa aking kaligtasan. Panginoon, tulungan mo po ako. Ipahayag, ibahagi ang pag-ibig mo. Magsimula sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, I receive your love, Lord Jesus, in my heart. Jesus, be the Lord, be the God of my life, be my Savior, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ako na lang po mananalangin, Lord, salamat po. O Diyos, alam po namin, O God, mula sa araw na ito, we will be your instrument, Lord, to initiate and build a love-driven culture first in our family and then with our loved ones. Lord, in the name of Jesus right now, Panginoon, ngayong oras na ito, patuloy niyo po pagpalain ang iyong mga anak. O Diyos, na naririto, patuloy niyo pong tugunin ano man mga pangangailangan. Sabihin niyo sa Panginoon ngayon, ano man ang iyong mga panalangin, ano man ang mga nais ng iyong puso, Lord, kagalingan, in the name of Jesus, in the name of Jesus, right now, let your healing flow, O God, upon each and everyone. Lahat na may mga pangangailangan, lahat na may mga suliranin, lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, ngayong oras na ito, Lord, ikaw po ang kumatagpo, in the name of Jesus. Salamat po sa kagalingan, kumpletong kagalingan ni Brother Jojo, Lord. Salamat sa kumpletong kagalingan ni RJ, ni Reza, ni maging ni Ate Ivy. Salamat po sa katugunan sa mga panalangin ng mga kapatid namin na nananalangin ng mga anak, O Diyos. In the name of Jesus, and MJ, Jeremy, Jenny, Nelson, Richie, sila Donna, sila Maapa, sila Lord, Malu, sina Bernadette, Lord, maging po si Carol, sina Danny, sina Ma'am Grapek, salamat po. O Diyos, you will make a miracle in their life. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the praises. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Palamahan na natin po ito. Praise God, praise God. We'll be right back.
praise God po. Tayo po natin mga kaupo para po sa isa rin po sa pinakamahalagang gawain po.